Tumunod ka lang sa Panginoon. Ang sabi sa Psalm 23 verse 1, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Kapag ikaw ay broken or natatakot o mag-isa o malungkot o kaya ay depressed, ask the Lord to be your shepherd. God is only a prayer away. Kung minsan malakas ang loob nating pumunta sa isang lugar, biglang nalaman nating nakapasok pala tayo sa isang dark valley. Kung kayo man ay may pinagdadaanan sa ngayon, ask God to hold you by the hand and to take you out of that mess or that situation, because God promises to be there. Ipinangako ng Panginoon na lagi siyang nandyan para sa atin. He will never leave us nor forsake us. Yun ang sabi sa Deuteronomy 31 verse 6. So bakit ka kakapit sa patalim kung nandyan ang kamay ng Panginoon at inaabot ka? Bakit ka gagawa ng paraang hindi maka-Diyos? Lalong gugulo, lalong hihirap, lulubog ka, sisikip ang mundo mo, at lalong madadagdagan ang problema mo. Panahon na para maalala natin that the Lord is our shepherd. At hindi bagay sa mga tupa ng Panginoon ang nagugutom, nauuhaw, at nakakagat ng mabangis na hayop kasi umalis sila sa grupo ng mga tupa. Pag malayo ka sa grupo ng mga tupa, malayo ka na sa proteksyon. Minsan baka makalimutan mo pa kung sino ka. Madali ka na lang kainin ng mga predator dahil malayo ka na sa pastol mo. If you remember doon sa ating mga naunang topic, ang pastol, madalas siya nasa hulihan para bantayan yung kanyang mga tupa. Or minsan nasa unahan para kawitin yung mga tupa na lumiliko kung saan-saan. So huwag tayong lumiko, huwag tayong lingon ng lingon kung saan-saan. Para hindi rin tayo natitempt. Hindi tayo nasisilaw ng kung ano-anong bagay para lumayo sa Panginoon. Magbalik loob sa Diyos. Dahil siya ang pinakamadaling tawagin sa lahat. Pero huwag natin siyang gawing last option. Dapat laging first option ang Panginoon. Ipagdasal agad. Humingi agad sa Panginoon ng discernment, lalo na kung may mga desisyon na gagawin. Kung ayaw mo namang magpapastol sa Panginoon, hindi ka naman niya pipilitin. But remember, you need to pay a heavy price. At minsan ang nagiging kapalit pa niyan ay buhay dahil sa pagiging matigas ang ulo. So kung tupa ka na ng Panginoon, ibig sabihin, hindi na matigas ang ulo mo at sumusunod ka sa Kanya. Kung ang Panginoon na ang iyong pastol, suriin mo kung nasaan ka ngayon. Kasama ka bang naglalakad? Kapag ba tumatawag ang Panginoon, nakikinig ka ba? Nagpapapigil ka ba kung pinipigil ka niya? Sumusunod ka ba kung pinapasunod ka ng Panginoon? Kung siya pa rin ang pastol mo, ang shepherd ng buhay mo. Lagi nating pagnilay-nilayan. Lagi nating ipagdasal dahil minsan sa sobrang kabisihan ng tao, hindi niya na napapansin na lumilihis na siya ng landas. In other words, call on God. Sa Panginoon tayo dumiretso dahil siya ang Diyos na nagbigay ng buhay para tayo ay maligtas sa apoy ng impyerno. Huwag nating hayaan
na tayo ay lindangin ng kung sino-sinong tao na nagpapakilalang Mesaya para tayo ilihis sa plano ng Panginoon sa buhay natin. God wants us to be prosperous. Hindi natin kailangang kumapit sa patalim. Dahil kapag ang Lord ang pastol natin, we will prosper. May paghihirap man, tutulungan tayo ng Panginoon. Call on God. And huwag mong hayaan na maging matigas ang puso mo. Sumunod sa Panginoon. God bless us all.